kukuha ng bahay. Pero hindi mo alam kung ma-approve ka ba sa bank. Ano ba yung mga requirements para ma-approve yung housing loan? And magkano yung salary requirement natin? Also, ang pinaka-concern natin dito is ano-ano ba yung mga documents na kailangan pag mag-a-apply tayo ng housing loan. So, kung yan yung mga katanungan na nasa isip mo, para sa iyo itong video nito. Hi, I'm Ping and natutulog si Abby. So, tayo muna yung magkikwentuhan para sa video na to. So, siguro kaya naklik mo itong video na to is mag-a-apply ka pa lang ng housing loan mo sa bank mo. So, kung kinakabahan ka na kung ma-approve ka, kung ako sa'yo, siguro dapat kabahan ka naman. Pero, kidding aside, so lahat ng tingin ko na dapat nyong malaman, ikikwento ko sa inyo para hindi nyo na ma-experience kung ano yung mga hassle na na-experience namin. So for today, gusto ko hatiin yung video natin sa apat. So yung before bank application, during bank application, and during waiting tayo ng bank approval, and lastly, after natin ma-approve sa banko. Kung sa tingin nyo meron pa tayong na-miss dito sa topics natin, please let me know in the comment section down below para mapag-usapan natin ito. So before tayo magsimula, ikikwento ko sa inyo ano ba yung mga expectation namin during yung bank application process. So una, ang expect namin since nag-avail kami kay Amaya is mabilis lang ito ma-approve since magandang developer naman yung nakuha natin. Kaya pag nalaman ng bank na ay galing to kay Amaya or galing to sa malaking developer, so madali lang tayo ma-approve. Pangalawa naman is since si bank is always naman nag-alok sila ng mga loans, ng mga offers nila, so madali lang tayo ma-accept dito kasi syempre potential customer tayo and malaki rin ang interest lalong-lalo na sa housing loan. Yung mga terms na umaabot ng 15, 20, 25 years, so dun sila kumikita ng isa interest kaya most likely ma-approve tayo dito. Okay, to start. Before bank application, ito yung unang topic natin, no? So kami, ang nag-trigger sa amin nito is natapos na yung down payment namin. So ang nangyari dito is in-expect ko na inform kami ni Amaya na uy, patapos na yung down payment nyo, so dapat nag-start tayo ng application sa bank. Pero ang nangyari is kami yung nag-reach out kay Amaya, so thank you sa finance department nila, no? Nag-email ako na nagsabi na patapos na yung down payment ko, supposedly dapat nag-apply na tayo ng bank. And dapat by this target date is meron na akong approved na bank. Daming bank. Noong nag-email ako sa kanila, nag-respond naman sila agad, no? Ang nangyari is, ano nangyari doon? 12 seconds later. Nag-respond naman sila, binigyan tayo ng napakadaming application forms. Napakadaming application forms. So, bakit madami? Kasi iba-ibang bank yung in-applyan natin. So, courtesy of the developer, kasama yun sa kanilang program kapag nag-avail ka ng bahay sa kanila. So, ayun. Pupunta tayo rin sa second topic natin, yung during application process. Okay, so for the second topic, yung during bank application process, ang nangyari dito is, aside dun sa application form na binigay, is kailangan nila nung mga forms na dapat mong fill upan, ang depende rin sa bank na in-applyan mo. For BPI, nag-fill out tayo ng mga forms na ito. Unang-una yung application form. And then, meron tayong tatlong forms pa na pinilapan. So, ito yung mga authorization letter na kailangan nilang gawin pagka mag-verify sila nung tirahan mo, nung salary, and yung kung nagkatrabaho ka ba talaga rin sa kumpanya na dineclare mo. And lastly, sa bank statement verification. So, ang purpose nung sa may authorization na i-check yung residency mo is para malaman nila kung dun ka ba talaga nakatira. Kasi, baka mamaya may mga nag-a-apply sa kanila na sinabi na dito sila nakatira pero nung nag-background check sila is hindi naman pala. Pangalawa naman is yung authorization letter for employment verification. So, itong authorization na to is para i-check kung dun ka ba talaga nagkatrabaho. Baka mamaya dineclare mo. Dito ako nagkatrabaho sa malaking company na to kaya dapat ma-approve ako. Pero, nung nag-check sila, dahil binigyan mo sila ng authority to check, nalaman nila na ay hindi pala kayo empleyado dito. So, ayun, kailangan yan. And yung isa naman is yung authorization letter for bank statement verification. Ito naman is para ma-check nila dun sa dineclare mo na bank kung totoo ba na may pumapasok ang pera dito or kung may laman ba talaga siyang pera. Kasi yun yung mga requirements na kailangan nila, no? Para for them na ma-secure sila na kaya mo magbayad. And next naman, pag-usapan natin ano-ano yung mga documents na kailangan sa inyo ni bank approver. So, unang-una, nagbigay kami ng birth certificate. Pangalawa, nagbigay kami ng 2 government IDs. Pangatlo, nagbigay kami ng certificate of employment with compensation. Pang-apat, nagbigay tayo ng 3 months latest na payslip para ma-verify nila kung totoo ba na gano'n yung sinasahod nyo.
And yung panglima naman natin na binigay na requirement is yung 2316 or yung Certificate of Compensation Payment. So, nung na-compile ko na yung mga documents na to, sinabit ko lang siya kay Amaya and then siya na yung mag-forward kay bank natin para dun sa ating application. Ayun, so nakwento ko na yung dalawang topics natin. So, meron pa tayong additional na dalawa. Siguro naman, dapat maklik mo na yung like button na yan, no, kung nanonood ka pa dito. For topic number 3, ito na yung bank approval natin. No? So, ito yung nakakakaba na stage kasi hindi mo alam kung ma-approve ka ba ni bank or hindi. Ang isang hassle pa dito is nakakatakot pa naman na merong nakalagay din sa contract na magkakaroon ka ng penalty once na wala ka pang approver on or before this date. So, ayun. So, kung dito ka na sa stage na to, congratulations sa'yo dahil patapos ka na sa duty mo and malapit ka na sa exciting part. So, ayun. Move on tayo sa topic number 4, which is after ng bank approval. 11 minutes later. Usually sa dami ng ina-applyan nating banks, ang in-expect ko dito is mamimili ako ng bank na may pinakamurang monthly amortization. Pangalawa is yung bank na mayroong pinakamababang interest rate. Pero sa case ko, ang nag-approve dito is si BPI lang. Which is okay din naman kasi nung time na nagpa-approve kami, meron silang promo. I think yung interest rate nito is nasa 6.75% lang. Okay, so dahil meron ka ng bank approver, kinontak ka na ni bank mo na pwede na po kayong pumunta dito for the loan signing. So sa amin ang nangyari kay BPI, ang sinasabi is pumunta kami dun sa main branch nila sa Makati for the loan signing. Pero binigyan naman kami ng option na pwede kami dun sa mga branches ni BPI. Pero ang problem is magkakaroon pa tayo ng back and forth ng documents. So sa amin, pwede naman yon, pero hinahabol kasi namin dahil malapit na yung deadline sa amin ni Amaya. Kaya nagpunta talaga kami din mismo sa may main branch nila sa Makati. Okay, so pwede naman yun kung gusto nyo pumunta sa mga branches. Kaso, syempre, yung dapat na pipirmahan nyo, ipapadala rin sa preferred na branch nyo. And then, once na nakapag-loan signing na kayo, ibabalik yung documents dun sa main branch tapos dun pa lang gagana yung processing. So, napakatagal niya, no? Pero, ayun, dahil nga excited kami and kailangan na namin yung documents na ma-process, nagpunta kami dun sa bank at dun kami nag-loan signing. So, after ng mga katakot-takot na documents na pipirmahan mo, so napakadami, no? I think isang document, ilang copies yung kailangan pirmahan tapos per page na yung pipirmahan mo. So, maganda nun kung meron kayong part kayo or yung asawa nyo, kasama nyo, meron kayong kalamay na magpipirma ng madami, no? So pareho kayong sasakit ng kamay. So ayun na, tapos na kayo ng loan signing ni bank mo. So after ng loan signing mo kay bank, so kami, ang in-expect namin is matuturn over agad yung bahay sa amin. Pero hindi pala ganun yung case, no? So anong nangyari sa amin is nagkaroon pa ng back and forth na transaction si Amaya and si bank namin dahil kailangan ni developer ng proof na okay na talaga yung loan nyo at mababayaran na sila ng total contract price. So kung tapos na kayo sa loan application process nyo, ang tingin ko na tanong na lang sa utak ninyo ay gaano ba katagal bago ma-turnover sa inyo yung bahay? So sa case namin, ang nangyari is kinontak namin si Amaya. Ang sabi sa amin, sir, kapag ka nabigyan na sa amin yung documents galing kay bank, bigyan nyo kami ng 2 months para mag-process yung turnover nyo. 2 months before namin ma-process yung turnover nyo at mabigay yung actual na unit. Nangyari naman siya, pero na-late lang ng konti kasi ang hinahabol namin na date, before mag-December, dapat na rin na kami. December 5 to be exact. So, na-approve naman kami ng, I think, katapusan siya ng November. Pero anong nangyari, ang turnover sa amin is naging February 23. So, kung bibilangin, November, December, January. So, parang kulang-kulang 3 months yung turnover namin after nung approval. So, ayun, okay na din. Ang importante is na turnover sa amin yung bahay. So, ayun, I think na-discuss naman na namin lahat yung kailangan kong ikwento sa inyo. So, kung meron pa kami hindi natanong sa inyong mga... kung meron pa kami hindi nasagot sa inyong mga katanungan, feel free to comment down below para matulungan namin kayo sa future decisions ninyo. And also, gusto namin pasalamatan lahat ng nanood ng videos namin, especially yung mga nagtapos hanggang sa dulo. So, thank you sa inyo and thank you din sa mga nag-comment. I hope nasagot namin yung mga questions niyo through the comment section and also through this video. Sana masubaybayan yung journey namin from the unit turnover hanggang sa ma-furnish namin yung bahay and also sa mga future videos pa namin.
Kaya kung tapos na kayong mag-like, sana napindot nyo na yung subscribe button and yung notification bell para kayo yung unang-unang makakita ng next upload namin. And see you on the next video.